Good morning! Share ko po sa inyo kung paano magluto ng puto cheese. Ito pong puto cheese, talagang 10 years old pa lang ako, gumagawa na ako ng puto at binibinta ko yon doon sa bingguan sa amin. Yung listahan po ng mga ingredients, mamaya isulat ko sa description box. Start na po tayo. Pagsama-samahin muna natin yung mga dry ingredients. Yung flour, sugar, yan. Tapos, lagay na rin natin yung asin. Yung asin po, pambalance yan para sa yung tamis niya at yung tamis at konting alat-alat. Pampawala ng umay. Then, lagay natin yung baking powder. Yan po yung hindi pwedeng mawala sa puto. Kailangan may baking powder tayo. Yan, Alaska. Ang ilalagay ko po yung powdered milk na Alaska. Nabili ko lang to ng 8 pesos sa palengke. So, 33 grams siya. Yan, pagkatapos nating pag-haluin yung mga dry ingredients, i-mix natin gamit yung panghalo. Yan. Mix-mix muna para ma-distribute mabuti. Para mamaya pag nilagyan natin ng water, hindi tayo mahihirapang pagsama-samahin ito. Yan. Halo lang tayo. Halo. Then, ilagay na natin yung egg. Ang vanilla. Grabe, dati pinaghahaloan ko nito balde. Ngayon, medyo maganda-ganda na yung itsura. Yun, tapos ilagay na natin yung melted margarine. Yung margarine po na gamit po, yan lang yung sa palengke lang nabibili na kinikilo siya na margarine. Tinunaw ko lang sa microwave. Kasi pangmasa po itong luto natin, pang negosyo. Para malaki yung kita. Parehong sarap. Then, lagay na natin yung tubig. Tubig. Kung gusto mo po na mas masarap talaga yung puto, instead na tubig yung ilalagay, lagyan nyo ng i-buck milk or fresh milk. Yun, ganun. Pero since yung dinidemo po natin dito, ito yung pangnegosyo kong puto dati. Kaya lahat talaga ng mga ingredients niya, yung mga mga mura lang. Ayan, dahan-dahan lang po sa paghalo since medyo maliit yata itong bowl na ginamit ko. So, dahan-dahan lang talaga yung paghalo ko. Then, after na mahalo ito lahat, kailangan natin siyang sasalain para sigurado tayo na talagang wala nang buo-buo sa mixture. Talagang yung butter niya, pinong-pino talaga. Yan. Sa paglalagay po ng tubig, hindi rin bigla-bigla na lahat ibubuhos. Para mas maging maganda yung yung paghahalo natin. Yan, haluin lang natin hanggat sa matunaw lahat ng mga flour. Usually yung flour kasi may mga nadidikit pa sa ilalim, ganun. So pag ganito na, konting halo na lang, pwede na natin itong salain. Ayan. Malapit na.
Ayan, ngayon sasalain na natin yung ating butter para makapag-start na tayo. Iyon. Napakapino ng gamit kong salaan. Napakapino ng gamit kong salaan. Ito talaga yung salaan namin ng coconut milk. So, ang pino-pino nito. But talagang pag nasala ko dito yung puto butter ko, talagang sobrang pino niya. Pinong-pino talaga siya. So, ayan. Hinahayaan ko lang yan na ganyan. So, may mga napira talaga. Ayan. Ngayon, pwede na tayong mag-start. Pwede na tayong maglagay sa mga molds ng ating butter para makita na natin yung result. Dapat po ganyan yung itsura ng magiging mixture nyo. Pwede po siyang ilipat sa pichel para hindi kayo mahirapan na magsalin. Ayan. Magsalin doon sa mga molds. Ayan. O, ang pino ng mixture natin. Ang ganda niyang tingnan. Ang kinis-kinis. Maglagay na po ako sa mga molds. Huwag po masyadong pupunuin. Mga nasa 3/4 lang yung ilalagay natin sa mga molds para hindi siya apaw. Kasi minsan na-experience ko, sobrang taas talaga ng sobrang taas talaga ng umbok ng puto. Lampas-lampas na talaga sa mold pag pinupuno ko siya. So, lagyan lang natin ng So, by the way, mamaya pag-ihiwalayin ko pala to, kasi gagawa ako ng ibang kulay. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo yung paglagay ng kulay. Kasi simple lang naman yun. So, isa lang na natin yung yung pinakaunang batch natin. Nilalagay ko na yung cheese sa ibabaw bago pa ilagay sa kasi hindi kasi quick melt yung gamit ko. Pero pag quick melt cheese yung gamit nyo, pwede nyo siyang ilagay after 8 to 10 minutes na na-steam siya. Kasi para hindi magkalat-kalat yung cheese. So ito, matigas to na cheese, yung simpleng ordinary cheese lang. Kaya sinasabay ko na siya bago mag-steam. So ayan po, isa lang na natin yung pinakauna nating batch. Ayan, ito na po after 10 minutes na na-steam natin yung ating puto, ayan na siya. So kung mapapansin nyo, napakaganda nung pagkakaalsa niya. Ayun. Napakaganda ng pagkakaalsa niya. Tapos bago natin tanggalin dyan sa mga molder niya, kailangan medyo mapalamig natin ng unti bago natin isalin sa lagayan. Ayan o, ang ganda. Ganda ng pagkakaumbok. Pare-pareho talaga siya. Yung iba nga lang na cheese, tabingi. Ewan ko, parang sumala siya sa gitna. Nasa gilid siya napunta. Ayan. Ilagay na natin siya sa plate. At pwede na nating tikman. Yan, shout out po sa mga nanay dyan na gusto pong kumita. Gusto magkaroon ng negosyo, mag-start po tayo dito sa puto. Napakaliit po ng puhunan, wala pang 100 pesos ang puhunan ko dyan sa ginawa ko. Kasi half kilo lang po yung flour. Pero mabibenta muna siya ng alas 200 pesos. Kaya na siyang mabenta sa 200. So malaki po talaga ang tubo sa puto. Ayan, pwede nang ibenta yung ating puto. Pumunta po ako sa Manila, bumili ako ng puto. Napag-alaman ko na ang 20 pesos pa lang puto ngayon, 3 piraso na lang. Grabe, nung bata ako, nagtitinda ako ng puto, piso lang ang isa. Tapos nung medyo after 2 years ata, nagdalawang piso. So ngayon, 3 piraso, 20 pesos. So, kaya halos half na po ang tubo pag gagawin mo pang negosyo. Pwedeng talagang pagkakitaan yung paggawa ng puto. Usually, pag bumili ka ngayon ng isang bilao na puto, nagre-range siya ng 400 pesos dito sa Cavite. Pero pag doon ka talaga sa Manila,
pag taga Manila ka, hindi ka taga probinsya, nasa 500 pesos na yung isang bilao ng puto doon. Minsan nga mas mahal pa sa 500. So yun, pwedeng-pwede mo itong pagkakitaan. Napakasimple lang po, napakadaling gawin. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung may mga kulay na, na ginawa ko. Dalawang kulay lang yung ginawa ko ngayon. So ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, tingnan natin. Ayan, napakalambot po ng puto natin. Ayan. Napakasarap, napakalambot. Paboritong paborito po yan ng mga members ko. Ayan, yung ating violet. Kulay lang po pinagkaiba niyan. Sa lasalo, same lang po. Ayan po, again, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, click nyo na po ang subscribe, pati yung notification bell, para every time na may bago tayo, manonotify po kayo.